thank you, Kevin. So, bababa na, no? Pwede na ako, Ken. Hindi, dito muna ako sa baba. So, ang ganda ng drama eh, no? Grabe. Magkapatid pala si Clarkson tsaka si Avery. Okay. Lumit, ha? Director Joey! Pinapakali kita, malulit ka pala gumawa ng mga ganito, no? Palakpakan naman natin sila. Mabutang kami sa buhay. Okay, so alam naman natin may bagyo. Tama, bukas ba yung landing? Okay, mga anong oras? Excited na ba kayo? Excited na walang pasok kayo. Mamaya gabi, hanggang alas 12, mag-aabang yan ang announcement kay Boying. Yung iba, chinachat na si Boying. Ay, wala na. Wala nang pasok? Wala daw? Okay. Okay, so sa Pilipinas, umani kayo, meron lang tayo na tawag na tropical cyclone. Yun po yung mga bagyo natin, right? Pero sa ibang bansa, meron pang iba't ibang uri ng bagyo. Salamat, wala dito sa Pilipinas. So, but before, bago ang lahat, sige, pwede ba bago mag-pitch dito, ipapalabas muna tayong video. Ayan, parang alaman yung iba't ibang storms. Ayan yan ang sounds, ha? Okay. Yes. Yan po ang ice. Yes. It's not only ice. That's all ice. It's ice that watches. It's ice that watches. That is a rainfall in a freezing layer. One, two, boom! Salamat, wala sa Pilipinas niyan. And the next one, the blizzard. So blizzard is accompanied by gale force winds and snow accumulating at a rate of 5 centimeters, 2 inches per hour, and very cold conditions below approximately 10 degrees Celsius or 14 degrees Fahrenheit. Lately, the temperature criterion has fallen out of the definition across the United States. That is the blizzard. Salamat mga kaibigan. A snowstorm, especially ones with a high liquid equivalent and breezy conditions, can down tree leaves, cut off power, and paralyze travel over a large region. So tignan natin kung paano tatabunan tong kotse na to. Tapos may lalabas yung tiyana. Wala naman po ang nilagay na gano'n. Salamat, wala tayo din yan dito, no? Kaya malapit na. Hindi na magugulat na kayo. So that's, again, that is a snowstorm. Wala na. Oh, wala na yung kotse na. Saan na yung kotse ko? Snow na. That is the wee storm. A storm marked by high wind with little or no precipitation. Angin lang talaga. Parang ang saya, di ba? Pero ewan ko lang sila, Alton at Alvin, no? Kami po, bali pa rin kami. Pati ako, bali pa rin yan. Siguro pag nandiyan kami, baka nakasabit kami sa poste. Okay, pare, kaya ko to. Lapit na ako. Diba? Kaya ko. Eh, si tatay, oh. Grabe ko. Oo po, si tatay. Grabe, oh. Ay, kaya mo yan.
trial time, huwag ka susubo. Si ate, iniwag si ate. Grabe ito si ate, o. Ayun, dumating yung mga rescuers. Salamat. Salamat sa inyo. Mga matulungin sa malapad dati. Ayan, sa inyo na si nanay. Ay, si nanay na muli. Next is the thunderstorm. A thunderstorm is a type of storm that generates lightning and the attendant thunder. Pag sinabing thunder, yun yung tumutunog. Pag sinabing kidlat, yun yung kumikisda. Mas mabilis ang liwanag kaysa sa tunog. Kaya minsan, iilaw muna bago tunog. Ito naman ang tinatawag na tornado. A tornado is a destructive wind storm occurring on land. Usually, its appearance is that of a dark funnel shaped cloud. Yan naman yung tinatawag na hailstorm. A type of storm that precipitates round chunks of ice. Yan, ito yung mga yelo po yung pumapasak na yan. Salamat, wala sa Pilipinas yan, kundi dahil kayo may bumol, di ba? Minsan yung ice na yan kasi lalaki ng bola ng gold. Lalaki, di ba? Salamat, wala kayo ganyan. Ayan ako yung So meron tayong mga information about sa mga bagyo na yan, no? Pero right now, pwede ba tayong tumayo na? Okay. Ang topic natin for this night ay, nung nakaraan, di ba? Ano yung nakaraan? Anong topic? Pamagat niya ay wind and waves. So right now, it is a furious storm. Yan, yan yung topic natin for this night. Pwede ba natin pakilabas po yung verse natin? Sabay-sabay po tayo magbasa. Nako, hindi yata kayang basahin yan. Ako na rin magbabasa siguro. Kaya ba? Okay. 1, 2, 3, go. And suddenly, a great tempest arose on the sea so that the boat was covered with the waves. But he was asleep. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us! We are perishing! But he said to them, Why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So the men marveled, saying, Who can this be that even the winds and the sea obey him? So let us pray. Father God, thank you so much for this wonderful evening. Oh Lord God, I pray, Father, that in each one of us, Lord, open our hearts and mind, oh Lord God. And I pray, Father, that, Lord, they may accept your word, Lord, wholeheartedly. And Lord, use me only as your vessel, and it's your name to be glorified alone in our midst. Thank you so much. Be glorified, be magnified, be lifted up in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay, muna po tayo. Salamat no sa Lord kasi sa atin ay cyclone lang. Inisip mo paano magkaroon ng mga ganung uri ng bagyo sa atin? Tingin nyo kaya kakayanin kaya ng mga Pilipino yun? Kaya kasi matatag na sa pagsubok ang Pilipino. Kaso nga lang, dahil pagbago mo, ang mahirap ay. Pero yung pinapag-aaralan natin for this evening is yung bagyo ng buhay mo. Okay? Sino dito ngayon merong mga dinaranas na bagyo sa buhay? Okay, next up po natin. Yan. There are different kinds of storms in Christian life, no? Kanina nakita natin, no, yung mga alagad, talagang nag-worry sila eh. Why? Kasi sobrang lakas, no? Ibig sabihin talaga may waves, tapos may wind. Talagang bagyo na yon, no?
Tapos nakita nila si Jesus, ano? Nakita nila si Jesus na natutulog. Right? So ikaw, nakita mo na ba si Jesus? Tapos tulog. Ako may nakita ako nung bata pa ako. Diba? Kahit anong gising mo, hindi talaga magsasalita. Right? Okay? So, nag-gets niyo ba yun? Nakita na ba kayo ng Jesus na tulog? Meron po nun. Okay. Parang hindi kayo makapaniwala. Okay. But our Jesus is alive. Amen. Pag sabi nga, Jesus is alive. Yan. So ngayon, meron tayong apat na pag-aaralan. Meron po akong mga characters sa Bible. Yung isa-isa ko po sila. Apat po sila. So sila po yung mga nakasaksi at nakaranas ng bagyo sa buhay. Okay. So number one. Ayan. So the storm of Noah. It is, tinawag ko po siyang new believers storm. Okay, why? Kasi nung time na tinawag ng Diyos si Noah, di ba, pinagawa siya ng, ano pinagawa kay Noah? Ha? Ark of the Covenant. May nakakalang tumawa, yun. Na yung ark, yung barko. Yun yung kauna-unang barko sa buong mundo. Yung ginawa ni Noah. Okay. So ngayon, pinapagawa siya ng barko, eh, nung unang panahon, hindi niya pa naman nakikita yun, no? Unang-unang bagyo sa kanya is napakahirap gawin ng bagay na yon. Tama din, wala pa siya nakikita ng ganon, right? Pero still, sumunod pa rin siya sa Lord. Binigyan ng mga sukat kung ano yung mga gagawin, no? So, sinunod niya pa rin ang Diyos. Tapos, eto pa. Nung mga panahon yung kung titignan natin, yung mga tao, pinagtatawa na lang siya, eh, right? Kasi nung panahon na yun, gusto nang gunawin ng Diyos ang mundo kasi lahat ay, ano, makasalanan. Ang tanging mabait na lang nung time na yon, ang described ng Bible, walang iba kundi si Noah. Pero ito yung kagandaan, pati yung pamilya ni Noah, dinamay ng Lord na iligtas. Right? So, tingnan mo, kung ikaw new believer, no, naranasan mo na ba yon na may nagtatawa sa'yo? Ano yung ginagawa mo? Di ba? Bible yung hawak mo, right? Ano yan? Di ba? Naranasan mo ba yon? Tapos, di ba? Sa bahay niyo, di ba? Pagbabawalan ka pa ng nanay at tatay mo, right? Kung humating dyan, ha? Ito yung religion natin. Kung ano tayo, doon na tayo mamamatay. Tama, narinig nyo na yan? Kinakailangan, hindi lang sarado. Dapat, nakakandado pa. Tama ba? Narinig na natin yan na maraming beses, right? So, kung mapansin natin nung time na yon, si Noah, no? Napakalaki nung barkong ginawa niya, but still yung mga tao, walang bahala sila. So bilang mga new believers, marami talaga pong gano'n na mga saksihan natin. Meron tayong mairinig sa kanila. Lalo na kung katulad kanina, yung si, di ba, si, ano, si, right? Tapos sinabihan siya ni ano, sino ba yung, si Samuel, ay Samuel, Ishmael pala. Si Ishmael pala, di ba? Sinabihan ni Clarkson si Ishmael na, di ba, kasama nga kita sa ano eh, sa walwalan eh, right? Parang gano'n, kasi alam nila yung dati mong pagkatao. Right? Kaya ayaw nilang maniwala sa'yo. So, tandaan po natin, bilang mga new believers, hindi po lahat mabibilis natin. Sino rito yung mga bago lang gusto malaman? May bago po ba rito? So, lahat po luma. Sino po yung mga nakatuliks pa lang dito? Dalawang linggo pa lang umaten. Taas nga kamay, gusto malaman ko sino. Mga new believers yan eh. Mga isang buwan, one month pa lang meron. Yeah, 1 month. How about 2 months? 2 months pa lang sa church. Bago pa rin yan. Nasa mga 2 months pa lang. Mga 2 months pa lang. 3 months. 3 months pa lang. Okay. So, yan yung mga bagong believers, no? Kahit bago ka, kaya nga iba minsan parang hindi nagtatagal, nawawala agad. Kasi something, may storm agad sa pusano nila sa Christian life. Right? So, but still, kahit bago ka, ipaglaban mo. Okay? Ilaban mo yung pananampalataya mo sa Panginoong Jesus. Amen po ba yun? So, walang atrasan, right? So, ngayon, believers ka pa lang, new believers ka pa lang, meron pang mga stages na dadaanan ka. Kaya itong bagay na ito yung ginigay ng Lord para maging handa ka. Ito, anong pangalan new believers to? Si pare, 2 weeks ka pa lang, right? 1 month? 1 month, okay. So, ito yung pagdaraanan mo. Handa ka na? Handa na ba kayo? So, pagkatapos kay Noah, ito naman, next. Storm of Joseph. Yan. All of you will become leaders. Amen. So bilang leader, meron din po tayong daraanan ng bagyo sa buhay natin. Amen po ba? Ito kasi si Joseph, advanced to mag-isip, right?
Kasi nakita niya kung ano yung mangyayari sa kanya in the future. Ikaw ba, tatanungin kita, nakikita mo ba na magiging leader ka? Amen. Amen. O si Frank, kitang-kita niya, no? Amen. Frank, leader ka na? Amen. So, eto, ikalawang tanong. Nakikita mo ba na darating yung time magiging pastor ka? Amen. Oh, may nag-amen? Sige nga, gusto mo malaman sino yung gusto maging pastor at pastora dito? Taas kamay. Okay. Yan yung mga advanced pag-isip, no? Si Adrian, no? Isang mabuting pastor. Napakikilang message niyan. Siya yung reciprocal ko, eh. Sa akin, mahaba. Sa kanya may kila. Okay. So, alam niya si Joseph, napanaginip yan, no? So, napanaginipan niya yung buwan at araw, pati mga bituin, eh, nag-bow down sa kanya. Kaya nung time na yun, kahit yung tatay niya, parang, di ba, yung mga kapatid niya rin, nainggit, no? So, anong ginawa kay Joseph, no? Anong nangyari? Siya ay ibinenta. Okay. Sabihin na natin, ibinigay siya sa iba. Right? Okay, sino narito ibinigay sa iba? Pinagpasapasahan lang. Okay? So, bilang mga leader, ganito yan. Maaaring iba, hindi talaga siya yung nag-invite sa'yo before, no? Pero siya na yung leader mo ngayon. Tama? Tama ba? Kahit kanino ka ibigay, dito sa church natin ng mga leaders, tanggapin mo. Amen ba yun? Kasi si Joseph ganun, eh. Tinanggap niya, eh. Kahit na napalayo siya dun sa mga dati niyang kasel group. Di ba? Kasi ang sayo ng mga dati mong kasel group, kompleto kayong 12. Right? Tapos, dito kayo binigay sa abila. Ito yung tatanayin ko kayo. Kung ikaw ibibigay sa ibang leader, okay lang sa'yo. Yun, tama. Yun ang tama, right? Hindi ka dapat pumanan. Amen. Kasi, ano, bilang isang leader, tinuturuan ka rin kung paano mag-follow. Amen po ba yun? Kasi pinaka-goal ng lahat natin dito, lahat tayo as leaders, no, magkaroon talaga ng 12 disciples. Time will come. Yung mga primary leaders natin, dapat nga, nagbibigay din tayo, tumutulong na nakumpletuhin yung kanilang mga 12 disciples. Amen po ba yun? Amen. Ikaw ba, kaya mo ba magbigay sa leader mo ng 12? Amen. O, pag ikaw naman yung binigay ng leader mo, okay lang sa'yo. Amen. Narinig ko yan, ha? Okay, wala nang tampuan. Amen po ba yun? Amen. Right? Kasi kahit kanino kayo bigay, tanda mo, may planong malaki sa'yo, Panginoon. Okay po ba yun? O ano pa? Si Joseph, nung time na ibinigay nga siya, no, ibinenta siya sa iba, naging fruitful pa rin siya. Kasi ganito yung nangyayari minsan, pag napunta ka na sa iba, no, parang tinamad ka na. Eh, ayaw ko nga doon ako binigay. Diba? So, iba naman, meron naman gustong lumipat, right? Tama? So, gusto lumipat, pero ayaw namang tanggapin. Okay? So, mas maganda yung mag-abang ka na ikaw yung ibigay kaysa yung gusto mong lumipat. Right? Mas ayos yung puso nung taong gustong sumunod kaysa dun sa parang gusto niyang mag-aklas kasi nahihirapan siya. Right? Pero alam niyo si Joseph, naging fruitful pa rin siya. Amen? So ano pa nangyari kay Joseph? Grabe, ito yung matindi, no? Inakit. Kaya bilang mga leaders, maging handa po kayo, may mga akit sa inyo. Tama? Ano, may nag-chat na pa sa inyo? Ay, ate, anong pangalan mo? Anong favorite color mo? Ay, kuya, ba't ang guwapo mo? Ate! Oh, si Frank, naranasan niya yan, kaya nag-aimin yan. Ay. Frank, tayo ka nga. Tayo ka. Tayo, ito naman. Okay. So, hindi may iwasan yon talagang bilang mga Christians, tapos lalo na kayo nagmamahal sa Lord. Alam nyo ba, maraming tao ngayon, maraming unbelievers sa mundo, no, nangarap sila nung matinong tao. Tama ba? Kaya ngayon, ang kalaban, nako, ang target palagi, tayo, na mga nandito sa loob. Tama? Kaya nangyayari, merong lumalabas, merong pumapasok, no, tas may nawawala. Okay? Why? Kasi bilang mga leaders, andyan na ang kalaban, nakaabang yan. Right? Kaya ganito, huwag ka kaagad magpapatinag sa mga sinasabi lang sa'yo. Kinakailangan advance ka mag-isip, no? Pag yung mga tanong na, di ba, parang kakaiba na yung tanong nito, ano? May boyfriend ka, di ba? O kaya, pwede ba, yung mayong ganun, pwede ba tayong mag-kumain minsan, di ba? Ganun, ayayaya ka na. Tapos,
may mga maganda ng words na sweet dreams, right? Lalo na yung mga babae, kainaan yan, emotion eh. Tama ba? Pag sinabi yan ng sinan, alam mo, ikaw yung pinamagandang babae na kilala ko. Tsaka alam mo, sobrang bait mo. Right? Ganun din sa mga lalaki. Ang mga lalaki naman, ganito. Mga lalaki, karamihan, di ba? Before, aminan tayo, before. Collect and select. Tama, di ba? Sino nga amin, collect and select siya dati. Right? Pero, gayahin natin si Joseph, no? Kasi yung babae, nabdot na siya eh. Ang sabi ng babae sa kanya, Joseph, nilabas na yun eh, no? Nilabas, no? Panibis. Nagnalakanak tayo, ano ba? Kaya lumayita ni Joseph, hindi mo lakad eh. Takbo. Then, joke lang yun, wala sa Bible, baka nakapin yung nagnalakanak. So, ayan yung verse, pwede yung basahin. Put me. 37, verse 45. Teka lang, ba't merong ganyan? Ano yan, 37 to 45? Yung ano yung ganito, yung dash. Ayan. Yan. Nagtaka ako eh, verse 37, verse 45. Kasi yan mga kwento yan. Mamaya, i-take note nyo yan, pwede nyo yung basahin pag uwi. Okay, para makita niyo yung kabuhayan ng kwento. Sana sinasummarize ko na lang siya kayo. Kasi may oras po ako eh. Binantaan nila ako kanina. Ano si Alvin, binabantaan ako. Okay. So, ano nangyari kay Joseph, no? Alam niyo yung babae na yun na nag-aakit sa kanya, sumigaw. No, Ray! Ah, grabe, ang kapal eh, no? Siya na ngayon gusto magparin. Tapos ngayon, siya pa yung may gana na sabihin, Ray! Right? Okay. So, ingat kayo sa mga ganyang babae, guys, ha? Baka makulong ka nang wala sa oras. Tama? Huwag mong, di ba, niloko, ikaw, niloko mo yung, nako, masabihin sa'yo ng babae, ni-rape po ako. Nako, pwede kang makulong agad nun, kahit salita lang yan, right? Kaya ingat, ha? Ingat kayo, nako. Yan, kaya hindi naman sa mga kababaihan natin, no? Mga lalaki, parang walang karapatang sabihin rape, no? Lugi tayo, eh. Kaya gano'n, no? Pag yung babae inaapi, tutulungan. Pero pag yung lalaki inaapi sa babanatan pa. Wag, hindi papansin eh, no? Hindi pinapansin, no? Naya ng duty niyo. Merong ganyan ako napanood eh, tinis niya sa ibang bansa eh, grabe. Hindi patas eh, no? Okay. So, ano nangyari sa kanya? Siya ay nakulong. Pero sa kulungan, alam niyo po si Joseph, parang sa katulad ng mga leaders, minsan nakukulong po tayo sa mga matitinding sitwasyon. Kaya nga, alam nyo, hindi rin ganun kadali maging leader. Dahil una, meron kang responsibility. Ikalawa, yung pamilya mo na, syempre, kung saan ka nakikita, may responsibility ka rin doon. No? Tapos pati ikaw kahit sa sarili mo, right? Kinakailan meron pa rin gampanin na dapat gawin. Amen? Kaya hindi ganun kadali. Pero kinakailan is i-overcome pa rin natin, right? Katulad ni Joseph, no? Kahit nakakulong siya, gumawa pa rin siya ng matinong bagay. Okay, so ano nangyari? Tumulong pa rin siya kahit na may problema siya. Ikaw, tatanungin kita, pag may problema ka ba, tumutulong ka pa sa iba? Right? Alam niyo yung mga leaders natin, no? Hindi alata na may problema sila. Pero sigurado yan, no? Merong iba dyan na mas matindi pa yung problema kaysa sa'yo. Right? Pero kung titignan mo, parang walang ka-problema. Tama, kitang-kita sa bakas ng mga mukha, yung aninag, yung ngiti, no? No, parang okay lang, no? Tama? Try nyo nga i-research yung leader nyo kung anong problema. Right? Baka magulat kayo, no? Pero bakit? Kasi nga, advance sila mag-isip. Tama? Ba't mo po problema eh? Matatapos din naman. Amen! Tama ba? Wala nang forever eh. Tapos sa problema, parang may forever. Huwag kang problema dyan. Tatapos din yan. Amen? Dadaan ka lang dyan. Pero hindi yan, tinatambayan. Okay po ba yan? So ano ba? Dahil nung gumawa siya ng mabuti, no, kahit may problema siya, tumulong siya sa iba, anong nangyari kay Joseph? Siya ay nakalaya. Right? Diba? Yung time na pinaliwanag niya yung panaginip ng cupbearer. So ano nangyari? Siya ang apagpaliwanag ng panaginip ng
Pero, so nangyari kay Joseph, siya ay naging, ano? Sabihin natin, kunwari, si yung pero si tatay to, no? Tapos ikaw, 144, right? So dahil nakita yung kakasigan mo, no, na is talagang matinding ginawa mo, so iniangat ka bilang primary, right? Kanina nga, nagtanong ko sa mga estudyante ko, no, pati dun sa, nung nakaraang cellbook ko, no? Ang tanong ko ito, kung magiging primary ka, ano yung magagawa mo bilang primary? Yan, diyan na papasok yung magiging advanced ka na mag-isip. Right? Diba, may sumagot na kailangan. Gagawin ko yung responsibility ko as primary. Yung 12, talagang dapat andun. Tapos andun ako palagi sa, ano, that, yung availability ko, andun din. Talagang sinabi nila yung mga bagay na yun, no? But at the end, sinabi ko sa kanila, no, even though hindi ka maiangat bilang primary, but you can be a primary in heart. Amen. Amen. Right? Ibig sabihin, yung iniisip mo ngayon na ginagawa ng primary, na gagawin ng isang primary, na sa tingin mo, ganito yung gawain ng isang primary, at nakikita mo naman yung bagay na yun, no? Pwede mo na yung gawin kahit 144 ka lang. Amen po ba yun? Tama, siguro kung lahat tayo advance mag-isip, kagaya nung sinasabi natin na yun nga, no, pag naging primary ka, magiging ganito, ay sigurado yun. Maganda yung mangyayari sa bawat isa. Amen. Kasi paayosan ng buhay eh. Hindi po biro na nasa taas, no? Kasi talagang may responsibility kang gagawin. Right? Pero sabi ko nga sa kanila, kung sa sakali man na may iangat kayo, it is the Lord who chose you. At doon naman sa iba na hindi na iangat, wala ang karapatang questionin ng Diyos. Why? Kahit si Judas pinili. Amen. And we are, as primary, hindi po perfect. Right? Kahit yung mga disciples na pinili ng Lord, hindi rin po perfect yan. Okay. So next po, yan, si David naman. Storm of David. So sino nakakilala kay David? Amen. So alam naman natin si David, talagang tinawag nga siyang a man after God's own heart. Right? Pero but still, meron po siyang backsliding spirit na kung saan, no, nagawa na yung bagay na hindi magaganda. Right? So even though sabihin na natin andito ka, baka yung spirit mo nag-backslide na. Amen? Yun yung reason kung bakit parang hindi ka naganadong makinig sa Word of God. Parang tinatamad ka na rin mag-devotion. At syempre, kapag ayaw mo na gawin itong mga bagay na ito na patungkol sa Lord, no, hindi ka na umati ng cell group, ang mangyayari sa inyan, gagawa ka na ng bagay na mali. Tama ba? So si David, no, grabe kasi yung ginawa ni David, no, kasi nakita niya si Bathsheba, ayan, babae na naman, kainahan talaga ng lalaki, no. Si Bathsheba, no, naliligo, so nakita niya yung kabuuan ni Bathsheba, eh, naakit, pinatawag niya, anong ginawa niya kay Bathsheba? Sinitingan niya. Okay? So ngayon, itong si Bathsheba, may asawa po ito. Ay, so anong kaso ngayon nun? Anong kaso yan? Kung sa hukuman? Adultery. Di ba? Even sa Bible, ang tawag doon adultery. Right? So para lang mapagtakpan yung kasalanan niya, anong ginawa ni David? Pinapatay niya si Urias o Uriah. Right? Sa English, tama ba? So pinapatay. So alam niyo po, hindi po linis sa Lord yung mga bagay na ginagawa natin. Pero maaaring dumating ka rin sa ganitong panahon. Kasi ako, aminado ako, dumating ako dyan. Right? And there is storm din na dadaanan kapag napalayo ka sa Diyos. Sa totoo lang, mas mahirap yung lumayo ka sa Diyos. Amen. Kesa yung meron pang mga pinagdaraan na kasama ng Diyos. Mas kayang-kaya. Pero pag lumayo ka sa Diyos, sobrang hirap po. Okay? So, ano nangyari kay David? Ito yung mga naging kabayaran eh. Una, namatayan siya ng anak. Right? Then ikalawa, ni-rape ng anak niya yung anak niya. Right? Ni-rape ng anak niya yung anak niya. Okay? So, tapos ano pa, pinatay ng anak niya yung kapatid nung anak niya. Okay? O, nagpatay, ni-rape, tapos pumatay. Nangyari yung saan? Dun sa baba niya. Ano pa? Tinridle siya ng sarili niyang anak.
Tapos ito pang matindi, napaalis siya sa sarili niyang kaharian. Grabe. Ibig sabihin pala, pag nandito ka sa backsliding stage na to, there's something na nagsasuffer din. Tama ba? For example, you are a leader, tapos, grabe, tumalikod ka sa Panginoon. Yung mga alaga mo, sinong hahawak? Right? They also suffers. Tama? Sila rin, naghihirap. Amen. Naalala ko yan eh. Kasi nung time na saksi yung mga alaga ko doon sa yan, kalokohang ginawa ko. Naikwento ko na to before yung, di ba? Muntik na ako mambalat, no? Parang laki ng katawan ko. Pero actually, kung pinatulan ako nung taong yun, baka wala na akong buhay ngayon. Okay. But still, no? Nung time na yun, talagang andun ako sa pagtalikod. Although, nasa church ka, pero yung puso mo wala na. Okay? Lala ko yun. Si Rui, lumuhod pa yan. Umihiyang. Sabi ko, Kuya Jom! Kuya Jom! Sabi ko, umalis ka, babo. Grabe yung ginawa ko, di ba? So, ako, sinasabi ko to kasi is apart na lang ng nakaraan. Right? So, wala na akong hiya na sabihin to. Kasi mula nung time na yun, hindi ko na binalikan yung ganong bagay. Kasi why? Naranasan ko kung gaano kahirap yung tumalikod sa Diyos. Sa totoo lang, kapag tumalikod ka sa Lord, ang hirap kong bumalik. There is a decision na babalik ka, pero mapapahiya ka. Kasi why? Ito yung pagkakatingin sa'yo ng tao, pero naging ganito ka. Halimbawa sa mga ka-judgment natin dito ngayon, no? Nakikita nila na nagsimba ka. Tapos ngayon, active ka, no? Nakikita nagbabasa ka ng Bible, right? Sa mga tahanan nyo. Ngayon, parang nag-backstage ka, no? Kasi parang hindi mo lang nagustuhan yung sinabi sa'yo. Tumalikod ka na, no? Ang mangyayari niya, no? Parang mahiya ka nang bumalik. Right? Naku ba, hindi na ako babalik. Bako ano lang sabihin nila sa akin. Diba? E lalo na kung nahuli ka sa akto. Right? Na may ginawa kang kasalanan. Tama, parang ang mangyayari, mahiya ka na rin talagang bumalik. But still, ito yun, guys. Kahit gano'ng kalaking nagawa mong pagkakamali, sabi natin kahiyayaman yan, bumagsak ka talaga, may nakasaksi sa ginawa mong pagkakamali, tayo ka lang. Tama? Wala kong forever dyan. Amen. Balik ka lang ulit. Okay? Kahit ano sabihin sa'yo. Why? Kasi decidido ka naman magbago eh. Right? Kaya nung time na yun, sinabi ko yung totoo, sinabi ko yung mga maling bagay na ginawa ko. Iminit ko yung co-primaries ko, humingi ako ng tawad sa kanila. Sa pinakita ko, lalo na doon sa mga nasaksi. Kasi pinagsusunto ko yung bakal eh. No? Sobrang galit ko eh, nagwala ka talaga ako eh. Yung mga nasaksi, tas may mga sinigaw-sigawan ako eh. Grabe, di ba? Hindi maganda, right? Pero nang time na yun, nag-suffer ako, nakita ko yung sufferings. No? Hindi lang ako yung nag-suffer, nakita ko rin yung mga hawa ko kung paano sila nagsasuffer nung time na yun. Right? Sobrang hirap, pero inalis ko, inubad ko yung kahihiyan. Di bali na ako ano sabihin sa akin ng tao, husga naman ako ng tao. Okay lang. Pero sabi ko, Lord, hindi ko po kaya mawala sa'yo. Di bali na mawala yung buhok ko, sabi nila kanina. Seryoso na lahat eh, no? Pero huwag lang akong mawala sa'yo. Alam mo kayo, sobrang nakakaya yung sabihin nila sa akin. May nagsabi pa nga na, Kuya Jom, parang hindi na ganun kadaling, ano eh, may balik yung tiwala ako sa'yo kasi, ganyan to, nagpipreach ka eh. Diba yung pagkakatingin sa akin, parang, ganito ka oh, ang taas. Tapos bigla akong bumagsak ng sobrang tindi. Kaya nung time na yun, ano man yung parusa sa akin, tinanggap ko yun. Sabi mo, kahit 1 year pa yun, 2 years na EDA ako, I will accept that na. Willing, sumunod. Right? Kasi yung iba nangyayari na DA nagre-rebelde. Amen? Hindi po ganun. Dapat meron tayong katulad ng puso ni David. Ano sabi ni, ano sinabi nung propeta sa kanya? Kasi di ba, meron pong isang ano eh, sabi ni Prophet Nathan, meron pong isang mayaman, no? Na marami naman siyang kawan. Tapos yung mahirap, kinuha niya yung kaisa-isang tupa. Tapos yun yung pinaganda doon sa panauwi ng mayaman. So, ano pong dapat gawin doon sa mayaman na yun? Ang sabi ni David, dapat mamatay ang taong yan. Sabi ni Prophet Nathan, ikaw ang taong yun. Di ba? Ang sabi ni Prophet Nathan, mamatay ka na. Di ba? Parang ganon. Ano sabi ni David? Hindi lang siya natawag. Nagsisi siya. Repent siya. Sinabi, hindi siya yung nagpumiglas na, hindi ako yun. Hindi mo nakita, wala nga ebidensya. Tama? Sa halip, ang ginawa ni David,
ibinaba niya yung sarili niya, humingi siya ng tawad sa Diyos. Amen po ba? Pwede po ba pag sasakali na dumaan tayo sa bagay na nagkamali tayo, hingi lang tayo ng tawad? Okay lang ba? Huwag tayo maging masyadong ma-pride. Amen? Wala namang mawawala kung aaminin mo yung bagay na mali sa'yo. Mas matutulungan ka pa nga. Mas makakalaya ka pa nga. Amen? Kesa dun sa sinisikreto mo lang yan, sobrang hirap. Amen po ba yun? Okay. So, next. Ito na yung pinaka-alas. Yan, si Job. Amen. Sino na nakabasa nito? Story ni Job. Amen. Pag ito naranasan mo, ewan ko lang. So para sa akin, ito yung tinatawag na super typhoon. Signal number 5 sa pagsubok sa buhay. Okay? So, isa-isayin natin. Why? Kasi halos lahat-lahat sa kanya nawala. Alam mo yon? Una, kinuha nung mga sabay yung asnot, bakit pinatay yung mga tauhan. Right? Tapos, ikalawa, tinamaan ng kidlat ang mga tupa at pastol niya. Yung mga pangkabuhayan niya. Okay? Then, sinalakay ng mga kaldeyo, pinatay ang mga tauhan at kinuha yung mga camels niya. Walang natira. Isa lang din natira yung tauhan. Yung ano lang, isang alagad. Para magbalita sa kanya. Ito pa. Hinampas ng malakas na hangin ang bahay, patay lahat ng anak. Lahat po nang yun nangyari sa loob lang ng isang araw. Naranasan mo na ba yun sa loob lang ng isang araw, sunod-sunod yung pangyayari, dagok sa buhay mo. Amen? Ngayon, nawalan ka ng trabaho, right? Tapos di ba, nag-aaral ka, dahil nawalan ka ng trabaho, hindi ka na makapag-aaral, wala ka na rin pang tuition. Right? So, tapos pagdating mo dun sa bahay nyo, sunog lang naman, sunog, grabe na. Wala kang pambayad ng hilaw, wala kang pambayad ng ano, tapos naikip dahil nga sa pinabayaran nyo yung bahay, pinalayas na rin kayo. Grabe. Sunod-sunod, no? Meron pang dumaan sa ganyan? Ito pa yung nangyari sa kanya. Nagkaroon ng nagnanaknak na sugat ang kanyang buong katawan mula ulo hanggang paa. Grabe. Grabe, wala ka na nga matirahan, nagkaroon ka pa ng sakit. Amen? Imagine that kung gano'ng kahirap. At ito, yung pinakamamahal niya na nag-iisa na lang nakasama niya. Nasabi sa kanya, sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka na. Grabe, di ba? Nag-iisa na nga lang, na inaasa na mag-motivate, mag-encourage siya sa'yo. Tapos ganun pa yung sasabihin sa'yo, mamatay ka na. Right? Siguro ang sakit nun. Kita nyo, even those who are righteous, there's something, no? Na mas matindi pa kaysa dun sa, di ba? Sa iba. Tama? Akala nyo pa, porque sumusunod ng buo sa Lord, eh, wala nang pinagdaraanan? Hindi po. The more na sumusunod, the more kaming natetest. Amen. Iba't iba nga lang yung testing natin. Pero ako naniniwala, lahat tayo dadaan dyan at lahat tayo makakalagpas dyan. Amen. So, next po. Ayan. Yeah, the measure of your life storm will always depend on how you look at it. Okay. So, hindi ko alam kung ano yung bagyo mo sa buhay. Pero nakadepende yan kung paano mo titignan yung bagyo sa buhay mo. Okay? So, Jesus Christ, our Lord, had already overcame the storm of Noah, Joseph, David, and Job. He died on the cross once and for all. May verse tayo dyan. Paki-next po. Ayan. Sige, tayo na po tayo lahat. May verse po tayo dyan. Pakilabas. Next po, next. Ayan. For the dead that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Okay? Ano man yung mga kasalanan natin, no? Minsan, yan yung nagdadala ng bagyo sa buhay natin. Right? Yung mga bagay na mali. Yung mga bagay na nakasanayan mo noon. No? Minsan, yan yung nagdaragdag, no? Nagiging bigat sa buhay natin. Lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. The reason kung bakit hirap kang, alam mo yun, mag-devotion, mag-church, mag-cell group, no? Kasi there's something inside you na hindi mo may alis. Okay? So, next. Next po. He became sin for us to become righteous. Yun yun. Si Jesus Christ mismo naging kasalanan siya para po tayo maging matuwid. Kasi there's no perfect upon us, no? There's no one. Lahat po tayo makasalanan. But because of Christ, pwede po tayo maging righteous sa paningin ng ating Diyos. Okay? For He made Him
who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. In 2 Corinthians 5 verse 21, siya na mismo'y naging kasalanan para lamang tayo magkaroon ng katwiran. And He became cursed for us to be blessed. Okay, alam niyo yung mga pagsubok, sometimes, di ba, parang tingin mo, parang sinumpa yata yung buhay ko kasi sunod-sunod yung ano, yung dinaraanan ko sa buhay. Right? But I tell you, na-overcome na rin ni Jesus Christ yung mga bagay na yan. Okay? So sabi nga sa Galatians 3 verse 13 to 14, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. So ibig sabihin, tayo rin ngayon ay pinagpala na because of our Lord Jesus Christ. And He overcame the world for us to be free from its ways and sins. Yun po yun eh. Yung bigat, yung kasalanan ng mundo, pinagtagumpayan na ni Jesus. So ibig sabihin, pwede na pala tayong makalaya sa bagay na yun. Amen? Ang sabi niya sa John 16 verse 33, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Amen ba yun? Anong sabi? There is tribulation. Hindi po tayo makakaligtas doon. Meron po talaga tayong pagdaraanan na bagyo. No matter what situations you have in your life, Jesus already won it all for you. Pwede ba? Be still and know that Jesus is God. Amen? Pwede ba tayo? Pwede ko ba tawagin yung worship team? Come on. Okay. So alam nyo, hindi ba kayo nagtataka bakit kanina, no, yung sa pinakaunang verse natin, bagyo, tulog si Jesus Christ. Right? Tulog siya, ginising, pero sinabi niya dun sa mga alagad, "Oh, you of little faith." Right? Ang gilit ng pananampalataya niya. Bakit? Ano ang nakita ng mga alagad? Nakita nila na si Jesus ay tulog. Sometimes, hindi mo nakikita si Lord na kumikilos sa buhay mo. Amen. Kaya yun yung nagiging dahilan kung bakit ang liit ng pananampalataya mo. Parang paningin mo, parang di siya gumagalaw. Parang feeling mo pa nga, iniwan ka na niya, "Lord, bakit ganito? Akala ko ba hindi mo ako iiwan? Akala ko ba hindi mo ako pababayaan?" But I tell you, kailanman hindi nagsisinungaling ang Lord. Ang pangako niya, He will never leave you nor forsake you. Always remember this. Siguro nung time na yon, kung ginamit ng mga alagad yung pangalan ni Jesus, kahit tulog siya, at hindi nila tinignan na si Jesus ay tulog, hihinto ang napakalakas na bagyo na yun. Why? Wala pong kapangyarihan na kumilos ang tinitignan mong Jesus na tulog. But in the name of Jesus, there is power. Amen po ba yun? Kahit gano'ng kalakas yung bagyo mo ngayon, malagpasan mo yan. Amen ba yun? Kaya mo yan. Okay? So pwede ba ako hindi natin pupunta na ito ng emotions natin? Come on. Gonna sing this song with all our hearts. Gawin natin itong prayer. Thank you, Lord Jesus. I love you. Rise and shine.
inuman yan sa ano bang aspeto ng buhay mo right now when you raise up your hands to God. Pagsubok ng salibutan ito, lahat yun ay inaako niya. Namatay siya
para ikaw mapalaya sa anong sitwasyon ng buhay mo. Just look unto Jesus and you will overcame those trials that you have right now. Right now, pwede bang itaas mo muli yung kamay mo, sumunod ka sa panalangin ito ng mga puso mo? Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y nanghina. Inaamin ko na ako'y nagkasala. Dumating ako sa punto ng buhay ko na sumuko na ako. Pero salamat dahil nandyan ka, namatay ka para sa akin. Sa gabi ito, patuloy kong binubuksan ang aking buong puso. Ikaw po ang maging Panginoon. Ikaw po ang maging tagapagligtas ng aking buhay. Sa sarili ko po, hindi ko kaya ito. Kaya kasama na kita, alam ko, anuman ang sitwasyon ng buhay ko, malalagpasan ko. Dahil ikaw mismo ay nagtagumpay na para sa akin. Salamat po, Panginoong Jesus, sa katagumpayan, sa mga bagyo ng buhay. Sige, pwede ba natin talakuan ng Panginoon? Everybody shall be saved. Amen. God bless us all.